Yo, what's up? Esensya na ngayon lang nakapag-video. Busy tayo sa work. Wala pa tayong intro guys sa mga supporters natin dyan, sa mga bagong nagsusubscribe. Bigay kayo ng maganda nating intro para sa Splinterlands vlog natin. Itong video na to ay ma-upload dun sa channel ko, GEZNFT. So, more on Splinterlands lang yung content dun. Shoutout kay Mr. Kevin Buwen. Yun nga, nag-request siya ng more content, no? So, medyo busy kasi guys. Sa ngayon, kung makikita nyo, yung power ko is 53,000. Maliit lang, no? Kasi medyo struggle din sa rent, mahal. Tapos, bagsak na yung ECR ko. Naghahabol kasi ako ng, ano, ng leaderboard, no? Kasi may reward yun, Pag nakapasok ka ng top 25 sa silver, 4,000 DEC rin yun. Pag top 10 yata, 10,000 DEC. Tapos pag top 1, 40,000. Di ako sure. Pero yan, check natin. So kanina guys, nasa 27 na tayo. Bumagsak tayo. Yun, 40,000, 30,000, 20,000, no? Bumagsak tayo kasi yun nga, magkakatalo talaga siya guys sa rent, no? Like yung mga nandiyan sa top 1, top 2, and top 2, tinalo natin kanina. Kita nyo naman yung number of games nung top 2, 2,000 wins, 1,727 losses. Sorry, 2,104 battles. So, compared naman sa atin na almost 620 something lang. So, ito parang di na yata ito natutulog, wala nang ginagawang iba sa buhay. So, mahirap kasi pag nagpaparanking, pag natalo ka, mas malaki yung ibababa mo. Like, mas malaki yung mawawala compared pag nanalo. Like, dito kasi, pag nagstay ka sa silver, and nasa silver lang ako, hindi ako nag-a-advance kasi ganun yan pag magpapa-leaderboard kayo. Pwede nyo rin gawin sa bronze, pwede nyo gawin sa gold, sa diamond, sa champion. Ang struggle kasi dyan, pag mas maraming rent yung kalaban mo, talo ka kasi lahat ng deck meron siyang solid na rent. Yan, gaya sa atin, ang rent ko lang dahil, yun nga, mahal, and hindi tayo ganun kayaman, gaya nila, ay water. Ayan yung water na rent natin. Ayan, medyo babagalan ko para makita nyo kung gusto nyong gayahin. Ayan. Tapos sa, ano, sa earth, nag-rent lang ako ng Liyama tsaka Flesh Golem. Sobrang effective kasi nyan, Liyama, Flesh Golem tsaka Kron, pagka short mana, let's say 13 mana, 17 mana, mahirap talunin yan. Kahit level 1 lang. Tapos light, yung sneak attack ng light. And then sa dragon, dalawang card lang. Dragon Jumper, ginagamit ko minsan pag gusto ko mag-sneak talaga. And then sa neutral, ito lang yung neutral ko ngayon. So, mag-iiba yung renting, syempre pag nag-advance ka ng gold, dahil ipaprioritize mo lang yung mga may buff, tsaka debuff . Pero, ayun, sige, subukan natin lumaban kasi naghahabol ako ng... Ilan yung nahabol natin para makapasok sa leaderboard? So, kailangan at least 2-7, no? Di pa rin kasi sigurado yun . Gawa ng pag pumasok ka doon, syempre, pag tumigil kayo iba, naglalaro pa rin. Gaya nyan, may trabaho tayo. Tutulog na maya-maya, pasok alas 9, so, mahirap, no? So, medyo napahaba yung intro natin. So, ito, maglalaro na tayo. Kung may mga suggestion kayo, kung ano yung napansin yung mali sa decision making, mamaya sa paglalaro ko or mali sa positioning, i-comment nyo na lang, no? Kasi hindi rin ako ganun paka batak mag Splinterlands gaya nila Sir Wolf. Ayan. Actually, nanonood lang din ako kay Sir Wolf . Follow nyo yung page niya. Wolf's Den. Ayan. Magaling yun. Nasa champion rank yun. So, ayan. Laro na tayo. Ayan. Sino ang mabibigyan natin ng maganda-gandang laban? Si Sir Sas, guys. Nasa ranking to. Actually, lagi ko siyang nakakalaban. Actually, palagi talaga. So, nagzazako siya. Light, naka Lorna Shine siya. Wala namang fire sa water. Naka Chain Golem siya. So feeling ko magzaza ako to. All melee attack monsters have the sneak ability. Kung magzaza ako siya, pwede akong bumackline. Kaso meron kasing slow 'yon. Subukan natin magwater. Try natin. So, pwede nating gawin
Kunin natin to si Lord Ariantus. Labstradamus. Phantom of the Abyss. Ruler of the Seas. Yan, may mga pampabilis. Kasi kung magbo-water naman siya, may ano siya eh, Chain Golem, no? So, pwede tayong ma-delay. So, iniisip ko kung mag-ano na lang ako. Sandworm. Para in case na mag-water siya, yung backline na lang yung titirahin ko kung mag-sandworm ako. Sige, try natin. Sana ako may pekto. Ayan. Malakas tong kalabang ko, guys. Eh. Zaku nga, Zaku. Ayan, tanggalin natin yung sound para ano. Parang medyo alanganin tayo dito, pero tignan natin. Naka-magnore siya, guys, eh. Let's see, ah. Tignan natin, ah. Parang feeling ko kaya ko i-burst yung magnore niya. Feeling ko lang. Tignan natin. So, ayan. Ang problema kasi may enrage to, guys. Kaya, ano, mahirap. Tapos nakakatira pa yung ano niya. Yun ang maganda, meron tayo reflect. Sana ma-burst natin ng maganda-ganda. Ang sakit. Grabe yun, guys. Ang sakit. Pumutok yung leg natin, guys. Oh my God. Holy. Burst, burst. Nice. Na-burst na, guys. Yun lang. Nag-miss. Okay. Mukhang makakatira pa yata tayo. Ayun na nga. Ang sinasabi. Sa hula. Op! May natira pa, guys. Guys! Tulong! Help! Op, ya. Kaso 10 pa buhay nun eh. Uy, nag-miss. Nag-miss siya, guys. Kaso titira pa rin to. Kaso wala siyang damage, no? Hindi na siya dumadamage, guys. Eto na nga, sinasabi. Pag swerte ka talaga, swerte ka. Ayun nga, biglang nawala yung ano, nawala yung demoralize. Talo tayo, guys. Sayang. Ayun, nakita niyo yung DEC niya. 0.8 na lang. Dapat pala, ganun din kung naman nag-light ako, naka-ano siya eh. Hindi ko siya mababackline. So, dapat pala kahit nag-ano na lang ako, no? Instead na Sandworm, Axe Master. No? Sige, bawi tayo, bawi. O, si Backflip 55. Nasa ranking din to. Nalakas na nakakalaban natin, ha? So, Dark. Ito yung may ano, you know? Maliit na mana. Zaku. So, 7. So, feeling ko hindi magmamagnor to. Mag-ano to. Berserker. Kaso, pag ganun yung backline niya, baka mag-miss ako. Subukan nga natin. Light tayo, light. Silver Shield Knight. Silver Shield Assassin. Feral Spirit. Teka. Truth Speaker. 7 pa. Pwede tayong kumuha nito kaso bagal kasi. Pag kumuha tayo ng healer, kaya eto, pwede. Tapos healer. Ang tanong, masusustain kaya ng ano? Masusustain kaya ng tank natin yung damage? Kasi baka di masustain eh. Tignan natin na, check natin. Yan nga, nakaza ako nga. Mukhang nag-grind tayo pababa, guys. Delikado to. Nag-magnore pa rin siya. Masyado nang masakit sa mana yun, ha? Pero masakit siya. Iba talaga kasi, guys, pag nasa ano yung ranking yung mga kalaban, yung lalakas. Ay, mahirap kasi doon, guys. Pag ganyan, yun yung pangontra sa ganitong strategy, may taunt kasi. Nakita nyo, nagmi-miss pa, di ba? Yun yung nakakainis doon, eh. Lugi ka na nga, nagmi-miss pa. Di ba? Nako, lugi yata tayo. One hit na. Talo na naman tayo, guys. Hmm? Sakit? Skip na natin. Bawi tayo. OP talaga nung Zaku, no? Ito, nasa ranking din to. Siya yung nasa number 25. So, pag monsters lose all abilities,
Ang masakit dito, guys, water. So, wala siyang fire, no? Kitty. Dark, hindi available yung dark, walang light. So, babagsak siya sa water. So, yung water niya, hindi siya nagmamagic. Nakahydra siya. Pwede nating gawin dito. Ito, para malaki yung buhay. Tapos kuha tayo ng mga high damage. Okay, maganda. Pwede nga ito. So, may 6 pa. Lose all abilities, di siya makakapag-sneak. Teka. Pwede naman ganito gawin natin para yung sustain baga malalaki yung buhay ng monster natin. Sige, try natin. May divine shield eh. So, ang maganda lang nun, mauuna tayong titira kasi yung Phantom of the Abyss, mataas ang speed niyan. Kaso nga lang, 1 lang yung speed nung Lobstradamus kaya Frost Giant. Kanina, win streak tayo guys eh. Nalulose streak tayo. Tatry lang natin makapasok sa ranking. Ayan. And yun pa, pag hindi available yung mga rent mo, wag mo i-surrender, no? Malay mo, biglang mag-disconnect yung kalaban. Diba, mawala ng internet. O. Di, minsan nakakabulag yung mga level 1 card. So, tapos, pagka mas mataas yung rank ng kalaban mo, syempre, mas malaki yung dagdag sa'yo. Pero kung mas maliit yung kalaban mo, mas maliit yung rank ng kalaban mo, tapos mas mataas yung rank mo, ang sakit ng bawas guys, nasa 30 something. So, check natin. Sino mauuna? Kitty nga pala, no? Kaya mas mauuna siya tumira. Sakit? Grabe. Sakit, guys. Ang daya ng Kitty kasi nag-heal eh. Oh. Sakit pa ng mga range niya. Talo na naman tayo, guys. 3 game lose streak na tayo. Ito yung win streak natin kanina, yung mahaba. Sige, subukan nating bumawi. Naka-water siya, no? Water. So, hindi siya nag... Check natin. So, pwede natin gawin dyan. Lagi tayo ng tank. Tapos, speed. And then, lagi tayo ng Axe Master. Kasi, ano siya eh. More on, ginagawa niya. Nagbablock siya ng ano. Ng, what do you call this? Ng magic. So, kuha tayo ng physical. Tapos, isang heal. And then, pwede natin to kunin. Yung shark. Kasi, more on physical siya eh. Para baka mauna tayo tumira. Kasi, dalawa yung pampabilis natin eh. Ruler of the Seas, tsaka Spirit Miner. So, magiging 6 yung speed ng shark. Makakatira siya ng isang sneak sa backline. So, sana meron siyang ma-one hit doon. Or bago siya mamatay, baka bawas mura siya. Pero yun nga, kaya nag-Axe Master. Kasi meron siyang Torhilo. Torhilo, sorry. Magic yung nabablock niya. So, yung first 3 cards natin, magic. Pero, ginawa lang natin siyang decoy. Kumbaga, pang-cover dun sa Axe Master para maka-free hit. Kasi bago siya makadaan dun, yung Lobstradamus, malaki yung buhay. So, sana tama yung predict natin. Para manalo na tayo. Ayan. So, walang armor yung ano, no?
Walang armor yung Love Stradamus niya. Ano bang ano? Ano bang game mode? Wala bang armor? Hindi ko nakita. Oh, wala kang armor. So, makakasolid hit tayo dito. Ayan guys, oh. Kita nyo. Sakit ng damage, di ba? Tapos, ito naman tank natin. Nabablock niya yung physical attack. So, kahit pa paano makakasustain siya ng maganda. At the same time, may reflect pa siya. So, mukhang tama nga yung predict natin dito, guys. Ayan, okay. So, nakaka-free hit. Ayan, ewan ko ba't biglang nag-fast forward ng todo. Wala akong pinipindot. Ayan. Pero, yun nga guys. Mukhang panalo tayo dito. So, tama yung predict natin. Plus 19. Ang liit na yung DC na kukuha ko, no? Kaya talaga guys, pag nagpaparank kayo or nagpapa-leaderboard kayo, talagang darating yung time na malulose streak talaga kayo ng todo. And also, pwede kayong mag-comment anong gusto nyo content next, like anong tutorial ba, anong deck, para yun yung i-rent ko sa susunod. Tapos yun yung lalaroin natin. No? Ang main ko kasi talaga is Mage and Light, no? Mage, Light, and Earth. Sa Earth naman, more on ano ko, Prince Renin. Hate ko yung Zaku. Gusto ko siya talunin. Nakaka-challenge kasi. Death, siguro, pagka nasa high rank, tsaka Dragon. So, Summoners do not give any stat buff, debuff, and Earthquake. So, di tayo makapagliyama. No? Kasi, wala na nga siyang binibigay na buff. And at the same time, Earthquake, no? So, feeling ko magbabrighton bloom siya. Tapos magkukron. Kasi may heal yun. Pero hindi kakasya sa mana. Ata. Oh, hindi kakasya. Kasi 8 yung buhay nito. So, try natin mag-water ulit. Kelp. Ito, para tumagal siya sa earthquake, no? Tapos, isang flying. Kuha tayo ng flying. Tapos, creeping ooze para at least mauna tayo makaburst. Well, pwede naman natin kunin sana to si Phantom of the Abyss. Kaso wala nang slot masyado. Tsaka baka kapusin tayo sa damage. Diba? Like this. Yun nga, baka kapusin tayo sa damage. So, we'll try that strategy. Sustain strategy. Nasaan yung pixie? Tapos creeping ooze. So let's try it. Malakas tong kalaban eh. Splinter Lion. Ah, nag-dragon siya. So more on feeling ko, Robo Dragonite, Vigilator. Hindi, masyadong malaki sa mana. Okay. So, anong gagawin niya? Like, papatayin niya ako sa reflect, no? Parang ganoon yung plano niya. Ayun na nga, ang plano niya. Maganda yung plano niya, guys. Okay. So, earthquake, 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 earthquake. Okay. Ayun, mamamatay na yung isa natin. Talo tayo, guys. Mali yung ano natin, strategy natin. Kasi nag-heal pa tong crown niya, eh. No? Yeah, dapat na gano'n tayo, Phantom of the Abyss. Hindi, kaso may ano rin siya. Reflect. Napredict niya kasi yung water, guys. Well, wala kasi ako masyadong rent sa ano eh, sa Earth. Kung magla-light naman ako, wala namang flying. So, walang flying, no? So, pwede ako maglagay ng truth speaker, sana. Yeah, much better kung naglagay ako ng truth speaker, no? Para at least may plus 2 armor. At least hindi agad ma-earthquake, no? And lesson learned. So, light. Earthquake na naman. Tapos lahat may snipe. So, pag lahat may snipe, yung pinakaunang monster na ilalagay mong range yung titirahin niya. So, light. Pag nag-peak rider siya, parang, what do you call this? Ika-counter niya yung earthquake. Kasi pag earthquake, unang natatamaan nun is yung armor, no? So, sige. Water ulit tayo. Lobsterdamus, Phantom of the Abyss, Ruler of the Seas, Sand Miner, Spirit Miner,
And then Venari Wavesmith. Para meron tayong armor, no? Kahit papano, hindi tayo agad mababurst ng earthquake. So parang mali yung positioning ko, no? Kasi unang mababurst if, ano, Phantom of the Abyss. Mali. So si Venari na lang siguro. Para ma-reserve natin si, ano, Phantom of the Abyss. Habo lang natin, guys. Mauna tayo to Mira. So, feeling ko kung mag-aano siya, yung golem sa light. So, madedelay tayo ng kaunti doon. Pero, yung ko kasi sa light na masyadong flying. So, isang lindo lang, patay na lahat yung mga monster niya. So, siguro last game na to, guys. Pinakita ko lang sa inyo yung paano yung makipaglaban pag nakikipag-leaderboard ka, no? Naghahabol ka ng rank. Actually, mahirap siya, no? Kita nyo naman yung kalaban ang gagaling mag-predict. Pero it's not impossible. It's achievable and attainable, no? Yung nagagawa nila. You just need, like, to spend your time, no? Maraming oras and then invest, no? Since this is not a financial advice, pero since this is an investment game, yung profit mo is magbe-base kung magkano yung invest mo. Like, mali kasi yung nag-expect iba na malaking kita ang in-invest is 500. Walang ganon, guys. No? Uy, hindi siya nag-golem. Nasa likod pa yung Colossus, no? So, feeling ko kaya natin. Check natin. Makuna tayo titira, eh. One hit yun, no? Makuna tayo titira. Tapos yung Venari pa. Okay. Earthquake, 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 earthquake. Mababurst yata natin yung Crawlus, guys. Yung nice one. Okay na. Kaya na to, panalo na to. Kahit wala na yung armor natin. Kasi mababurst na natin yan. Nice one. Yung plus 24. Oh, last game tayo, guys. Last game. Yun nga, if may mga suggestion kayo na content, like ako kasi I'm good with just you know, showing you guys on how to play, makapag-share ng best practices and tips, strategies, no? Pero kung may mga suggestion kayo, like anong gusto nyong content, like for a certain deck, ano yung mga opinion ko when it comes to the new patch Chaos Legion, no? So yun, no, pwede natin pag-usapan yan. So, ito, 34 mana. Earthquake na naman. Pangatlong sunod na to. My Lore Light. So, Lore na. Pwede talaga tayo ma-delay dyan. So, feeling ko maglo-lore na siya. No? I-delay niya tayo. So, we can try to stick with the same old routine, no? I'm not sure kung kakasya sa mana. Paano gagawin natin? Kasi kung mag-i-sneak monster siya, kailangan maglagay ako ng matigas sa likod, no? So, we can try mag-kelp initiate, Phantom of the Abyss, Ruler of the Seas, Spirit Miner, Venari Wavesmith. Pwede natin ilagay sa 3 na lang. 2, sorry. 2. So we can try this, no? Pang decoy. Sige, let's try this. Ah! Nag-ano siya? Osterot. Well, guys, wala sa ano niya yun, sa suggested. So, talagang madaling i-predict si water deck, guys. Yun lang talaga yung consequence pag naka-water. Madaling i-predict, no? Like, earthquake kasi, pwede naman ako sanang mag-light, pero pinili ko pa rin yung water. Yeah, kung nag-light ako, kaya ko to, panalo ko rito. Siguro magmamatter lang dun sa miss. Pero, yun nga, kung nag-light ako, with 34 mana cap, yeah, kompleto na yun. Yung sneak, ano natin, tactic. So, yeah, next time, I'll go ahead and try na mag-light na lang. So, yeah, planning to skip this, kasi alam ko lang talo to. Yeah, mahirap kasi kalaban, guys, pag ganyan. Tapos may ano pa, pampahina ng magic.
dalawa yung magre-reflect kasi, di ba? Kita niya. Well, na-burst naman natin, ang kaso nga lang, di ba? Nauubos na tayo. Earthquake. 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 Ayun, lalaki pa ng buhay ng monster niya, guys. Earthquake. Naku, patay na yung isa natin. Okay, namatay na. Ayun, namatay din. Ayun na nga. Earthquake. Talo na naman tayo. Yeah, dapat nag-light ako dun. Hindi ko na-predict na mag-ano siya o Star Rockwell. So, yun lang guys. Hope to see you on the next vlog. Pasensya na ako, puro talo. Gagaling nung kalaban eh. And next time ulit. Bye-bye.